Sis, anong balak ng family mo ngayon dadating ng Christmas break? Last year, nag-autoktone kami ng family ko. And this year, mukhang walang balak si ng mommy at daddy na mag-celebrate ang Pasko sa bahay ni Lola ko. Gusto mo? Manood tayo ng sine. Ay nako, wala akong kahilig-hilig dyan. Magkukulong na lang ko sa bahay at mag-a-advance sa mga lesson. Hindi ka pa rin ba nakamove on sa nangyari? Simula na dumating ang Jake mo, palagi na lang ang top 2. Ako ng top 3? Nagreklamo ba ako? Kailangan ko maging top 1 dahil ayaw ni mami na top 2 lang ako. Sis, si Jake ko. Ano bang problema niyong dalawa? Hindi kami ang problema. Ikaw ang problema. Simula nang dumating ka sa Gretchensa University, minalas ng buhay ko. Tama. Noon dahil sa'yo, top 3 na lang ako. Na dating top 2. Aba, kasalanan ko ba na mas magaling ako sa inyo? Yabang mo ah. Tandaan mo, hindi mo alam kung sino kinakalaban mo. Anytime, kaya kitang patalsikin sa university. Eh, di gawin mo. Sa tingin mo ba natatakot ako sa pagbabanta mo? Ano bang atraso ko sa'yo? Tigil-tigilan mo na yung pagpapabida mo. Ano ba yung sinasabi mo? Ibagsak mo final exam. Pag hindi mo yung ginawa, malilintak mo pa sa akin. Hindi lang yung aabutin mo. Hindi ka patas lumaban, Clarice. Ano ba sinasabi mo? At mukhang galit na galit ka sa akin. Ikaw ang nag-utos na ibagsak ko ang final exam, di ba? At bakit ko naman gagawin yun? Hindi ako tinuruan na magulang ko na mandaya para lang magtagumpay. Clarice, tandaan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Galit na galit, gusto kong manakit. OMG. Siya ang kapartner mo sa project natin sa arts. Ano? Hindi! Pinapaalala ko lang sa'yo na ako magdidesisyon para sa photography project natin. Bakit ikaw lang magdidesisyon? We are partners for this project. And you have to consider my decision. Bakit pa kasi ikaw ang naging partner ko? Eh, bakit ka kasi galit na galit pag may nakakatalo sa'yo? Wala ka pakialam. Hindi ibig sabihin na magka-partner tayo, may karapatan ka nang sumusaw sa personal life ko. Diyan ka na nga. Magkita na lang tayo bukas. Mukhang nagkakamabutihan kayong dalawa. Tigil-tigilan mo ako, Sam. Hindi mangyayari yan. Taga mo yan sa brain cells mo. Ang init naman ng ulo mo. Tara, kumain na lang tayo. Libre. Let's go. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit itong lugar na to napili mo para sa photography project? Kung ako lang talaga nanalo sa Toscoin, wala tayo dito. Napili ko itong lugar na to dahil sentimental to para sa akin. Drama ka pala, no?
Oh. Bakit naman sentimental ito para sa'yo? Simula nang mamatay ang panganay kong kapatid. Lagi na nag-aaway si mami at dad. Dito ako pumupunta para makahinga. Gusto mo ng ice cream, ibibigay ko sana ito sa kalaro ko kaso mukhang balungkot ka, kaya sa'yo ko na lang ito ibibigay. Salamat ha! Wala yun! Basta huwag ka nang iiyak ha, kasi nakakapangit yun. Ako nga pala si Tia, ako nga pala si Klang. Klang, huwag mo akong kakalimutan ha, magkikita pa tayo. Promise. Follow that shining star. Come with an open heart. Ikaw si Jack? Jake, kailangan ko na palang umalis. May pupuntahan pa pala kami ni Sammy. Quick, Clarice, hindi pa tayo tapos. Bukas na lang. Kailangan ko na talaga umalis eh. Ano? Siya ang kababata mo? Alam na ba niya? Hindi pa niya alam na ako ang kababata niya na sigla. Nangako kami sa isa't isa na pagbalik ko galing state, makikita kami. Clarice, kailangan na natin tapusin yung group project. Go sis, aminin mo na. I mean, tapusin niyo na yung project niyo. Mukhang tahimik ka yata. May problema ka ba? I'm sorry. Ikaw ba yan? Clarice! Ngayon lang kita narinig mag-sorry. Alam ko na. Kung yun dahil yan sa kahapon, pinapatawad na kita. I'm sorry dahil trinato kita ng masama. Clarice! May sakit ka ba? Ako si Klang, yung kababata mo. Ikaw si Klang? Oo, ako nga. Ako yung batang nagbigay ng ice cream sa kinatatayuan natin. I'm sorry, Jo. Tumahan ka na. Alam ko may pinanggagalingan lahat ng mga ginagawa mo. Nagawa ko lang naman yun dahil napapressure ako ng mommy daddy. Pinapatawad na kita. Ang mahalaga, nakita na tayo. Walain mo yun. Matagal na pala tayo nakikita.
Hindi lang natin kilala ng isa't isa. Tama na nga. Tuloy natin yung ginagawa natin. Project pa ba ang ginagawa nila? O relasyon na? Kunyari pang magkagalit. May pang sagot na sila sa photography project niyan. Lagot yarn. Sino may gagawa nito? Sammy, anong gagawin ko? Clarice, gusto man kitang tulungan pero hindi ko alam. Sino kayang nasa likod nito? Siya ang nag-post ng larawan. Ano? Imposible yan! Huwag mo pagbintangan ang kaibigan ko. Tinrace ko ang IP address ng larawan na nag-post sa group page ng campus at IP address ni Sammy ang nalakit ko. Paano mo yung nagawa? Oo. Ako. Sige lang, mag-awi lang kayong dalawa. Pinapadali niyo trabaho. Mukhang may panibago akong alas para pabagsakin silang dalawa. Hindi ko inaasahan na magkababata para silang dalawa. Ikaw ang nag-utos kay Vladimir. Natakutin ako. Nag-enjoy nga ako. Ginawa ko yun dahil pagod na akong maging anino niyong dalawa. Itinuring kita, kaibigan. Pwes, ako, hindi. Pinaplastic lang kita, mga oto-oto. Sigurado ako, mapapatalsik na kayo sa university. At ako na ang magiging top one. Pakasama mo! Wala akong paki. Ang mahalaga sa akin, mapatalsik kayo. Talaga ba sabi? What? Okay na yun. Hindi totoo na tinrisk yung IP address. Dahil nakita ko kayo ni Vladimir na magkasama at binayaran mo siya ng pera. Inaantay ko lang na aminin mo ko to dahil alam ko mahihirapan ako sabihin kay Clarice na tinatrader mo siya. Ang totoong kaibigan, hindi nang hihila pababa, kundi itutuwid ka sa mga likong gawain.
Salamat ha, dahil tinulungan mo akong i-take down yung mga posts sa group. Alam mo ko lang, hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, kundi sa Diyos. Dahil ginamit lang niya akong instrumento para ilayo ka sa masasamang tao. Siya pa rin talaga. Walang duda, ikaw talaga ang top one. Di ka lang matalino, mabait ka pa. Alam mo, ang tunay na matalino, hindi yung magaling ka sa English, science, o math, o kung ano pa. Kung di yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Clarice, Jake, salamat ha. Dahil hindi nyo hinayaan ma-expel ako sa university. Pinagsisisi at tinatarikuran ko na lahat ng ginawa kong masama para iangat ang sarili ko. Sis, pinapatawad na kita. Kung ang Diyos nga, binigay niya ang kanyang kaisa isang anak na si Jesus para patawarin at bayaran ang mga kasalanan ko. Sino ba naman ako para hindi magpatawad? Alam mo, Sammy, pinapatawad na kita. Naway natuto ka na sa mga nangyari. Naging way to ng Lord para mas patatagin pa lalo yung pagkakaibigan niya ni Clarice. Promise. No more plastic. Goma lang. Sammy? Biro lang. When I was lost and hopeless, when I was at my worst, it's grace that you extended that I did not deserve.